Ha? Na napakalungkot naman kuya. Pero anyway, marami akong ibibigay sa inyo inshallah kasi marami yung oras, alhamdulillah. So lahat yung sinasabi ni Ustads, alhamdulillah. Napakalaking bagay na nakuha natin sa kanya. Tama 'yon, 'yan ang tandaan natin. Kasi ongoing yung negotiation sa Palestine. Pero inshallah, i-detail ko mamaya. Tama yung sabi niya, nasa Suratul Baqarah, ito ang ilagay niyo sa isipan ninyo. Sa Suratul Baqarah, verse 120, yung sabi niya, walang tarda ang kulahudu wan nasara hatta tatabya milataw. The Jew and the Christian will never satisfy unto you unless you follow the form of religion. So, langon lahat gagawin nila para lang makuha tayo lahat. Katulad nangyari ngayon sa Gaza. So, alhamdulillah, kung sino yung nagsasabi ng totoo, yun ang masama. Katulad ni Ustads na ito, hindi ko sinasabi. Kasi, siyempre, alhamdulillah, sinasabi niya ano yung totoo, pero talagang siyang masama kasi nagtatabi ng totoo. Maraming mga tao na kung sino yung nagsasabi ng totoo, galit sila. So, alhamdulillah, malapit na ng Hajj, mayroong mga announcement na ngayon, open na yung registration sa Hajj hanggang March 11 lang. Kung halimbawa, walang extension. So, may hotel na, napakaganda yung hotel, Kiswa Tower, mga 800 meters. Pag naglakad ka, exercise, pero nandoon na lahat. Kasi last year, last year, marami yung ibang accommodation, tapos isa lang ang binayad. So, with regards doon sa package, kasi ang problema, kami, hinihintay ko pa yung rate ng airlines, kasi wala pa. At the same time, yung mga schedule, nagbigay yung NCMF, pero wala pang final na galing sa mga agency. Kasi yan ang nagko-coordinate sila paano alis yung mga hujads na kami na nagsasabi. So, alhamdulillah. Tama yung sabi ni Ustads na lahat naman ang pinakamaganda, bagayon. Kung halimbawa may sinabi yung kapwa mo sa iyo, pabayaan mo lang kasi managot din man yan eh. Lahat tayo mamamatay. Halimbawa, ang dami mong pera, madadala mo yan. Ngayon, sandali lang ito sa showbiz. Si Chris Aquino, in-interview siya. Alam mo ba ang bayad niya sa UCLA, sa Amerika, everyday? 1.5 million, araw-araw. Dahil lima yung sakit niya. So, itong by next week, ma-final na yung i-inject sa kanya na gamot kung tatanggapin pa niya, tanggapin ang kanyang katawan, yung gamot para sa anti-ano niya. Hindi naman antibiotic, ha? Antibiotic. Yung para sa limang sakit, pag hindi tinanggap ng katawan niya, binigyan lang siya ng 6 months to go. Pero sabi niya, I refuse to die. So, 53 years old lang siya. Saan niya dalhin yung pera niya? Binabayad lang niya sa BIR 45 million every year. 45 million. So, anong magagawa ng pera? Nagwa-worry siya about sa anak niya na dalawa. Kasi bata pa daw. Kahit hindi magtrabaho yan. Bilyo ng pera niya. Kahit ganyan lang. Umiga, umupo. Bakit? Kasi iba sa atin. Sa atin kasi, 50,000 before creation, tapos na lahat. Ito si Ustad, sinasabi, binaril. Hindi pa siya kasi oras. Wali kulli ummatin adar. Every people, there is a term appointed. Kung magdating yun, mamatay ka. Itong last 2 weeks, yung wala tayo, naglibing kami ng patay. Ako, every time na maglibing ako, nasa ilalim ako, sobrang init. Sabi ko, pag hindi ka lang nagdasal, gumawa ng mabuti, tingnan mo ito. Total brownout. Pagkatapos nito, sabi ko, lagyan ka ng kahoy, tapos tatambakan ka. Sinong tutulong sa'yo? Katulad, mga kasama ko, mga contractor. Maraming equipment. Meron silang backhoe. Meron silang bulldozer, payloader, compactor. Yan din ang iku-compact sa kanila. Yan din ang excavate para sa dibig nila. Kung wala silang madala, anong gagawin nila doon sa loob?
Subhano na nakakatakot talaga sa ilalim. Pag nandun ka, sobrang init. Kaya ginaganyan yung telake para doon hindi masyado masuffocate yung naglilibing. So, ilang puti lang ang madala mo. Tapos, sumusobra ka na yung nagsasabi ng totoo, katulad lahat insultuhin mo. Pero sige lang, kaya meron namang day of judgment. So, ngayon, last week, nung Wednesday, marami pa rin sa atin ang nag-celebrate ng Valentine's. Muslim ha? Hindi ba niyo alam na pagan origin yan? Nung about 250 AD, na meron kasi yung si Valentine, ang bishop na yan. Nagakunaib siya sa mga emperor, yung sundalo ng emperor ng Rome. Kasi ayaw nila na ikakasal yung mga binata kasi hindi sila makapunta ng firing line kasi maalala nila yung mga mahal nila, yung mga loving wife nila. Huh? So, in-execute siya dahil siyang nakakasira. So, yan yung araw ng kamatayan. At the same time, during the Valentine's Day, yan yung araw ng zina. Kasi puno ang motel, hindi yan mag-asawa. Huh? At punch party, after deposit. Mahal ka lang, Valentine's. Pag nabuntis ka, tatakbo yan. Johano la. Kaya marami pa rin. Kami na dito, nagre-remind lang kami. Ha? Na huwag niyo gawin yan kasi masama kayo. Subhanallah. Katulad halimbawa ngayon, alhamdulillah, may program yung mga kapatid namin, kapatid natin na mga head ng mga farm. Eh, tsukul daw kasi at least merong nagjamban. Yung gandang ban ba? Kaysa after 5 years ago, pagtima ka, di ta pagkaturo, pagkwasa, ayaw na, baga na, niya. So, alhamdulillah, ito, transition ito. Pangsamantala, at least meron. Kaysa tinutuyaan mo, tingnan mo ngayon, marami ng mga ilaw. At the same time, dito sa Bangsamuro, katulad halimbawa last month, the first time na yung mga civil engineer ngayon na meron ng oath-taking dito sa Cotabato. Kasi yung presidente ng PAIS, depende sa leader talaga yan. Yung district engineer na si Imran Buisan. Hindi ka naman kasapa. Mabalihan ka, Misal. Naingat ka. Alaw, hasta ka, pero maso, as Wednesday, no? Ingat ka, Ustad. Kakwana. Pembalingan mo, may kakwana. So, alhamdulillah, at least, hindi ako magmadali ngayon dahil sa nag-iisa ko. Oh, yes. So, meron pang, halimbawa, meron pang 13 minutes ka 11, attack and destroy. Inshallah. So, mag-anula ako, paapyaw lang ako mula sa nangyari ngayon sa buong mundo. Last week, medyo na ano naman sa Russia kasi yung opposition ni si Alexei Navalny namatay sa prison. Binibintangan lahat ng world leader, binibintangan niya si Putin kasi opposition yun. Sa Indonesia, natapos yung election, nanalo yung former defense minister, wala na si Waidudu. Tapos sa Senegal naman, may riot ngayon kaya ayaw ng presidente na magka-eleksyon. So dito naman sa Gaza, lahat yung mga tao na Palestine, 2.4 million from Gaza Strip sa northern, southern, ngayon nandoon yung 1.4 sa Rafah. Doon pinapunta ng IDF, yung Islamic Defense Force. Ngayon, pati yung mga supply na pagkain, kaginagikayo sila. Yung sinabi ni Ustads na yung minamasakar, ito, mas grabe pa yung nangyayari sa kanila ngayon. Almost 30,000 na ang patay, 70,000 yung mga injured, wala silang pagkain. Ngayon, may ground force na gagawin ng Israel. Kahit anong sabi ng presidente na ceasefire, hindi na naniniwala si Netanyahu.
Ang Canada ngayon kay 135 nations sa buong mundo. Subhanallah. Ni-recognize na ang Palestine. I-recognize natin, sabi niya, kay iba na ito. Dito sa atin naman, eh medyo ganito lang, pero dahil sa bangga nila sa Senate, pati Congress, hindi nagkakasundo dahil sa People Initiative. So hindi natin alam ano mangyari by March. So ito sa Rafa nga, ito lang yung last point ng mga Palestine. Yung sa Khan Yunis na Nasser Hospital, yung wall sa kabila, sinira na ng mga sundalo. Tapos, pinapasok nila yung mga hospital. Ini-snipe nila yung mga doktor. Kung hindi lang yan Muslim, katulad sinabi yung ayatan, hindi lang yung mga Muslim kay ibang lahi lang, sobra hospital yan, bawal talaga sa international law. Pero bakit nagkaganyan? Tumatawag sila buong mundo, mga Muslim kong kapatid, 2 billion tayo sa mundo, nasaan na kayo? Pero walang problema, sabi nila. Ito yung hinatid kami sa paraiso. Ang mga tao, depende yan sa trial ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito sila, kung nangyari yung massacre sa atin, ito, grabe yan. Linilibing din sila ng patay. Ngayon, yung patay na, na inilibing, binubulus nila ngayon. Subhanallah. So, ito ang nakakatakot. Minsan, ang mga tao, na ano na, sobra na ito nangyari sa akin. Pero kung makita mo, nandun kayo, mga uta ni pagganin sa guna. 1.4 na nasa maliit na tent, binubunbahan pa rin until now, every day, ang daming namamatay. Tapos ang Hezbollah sa Lebanon, yung mga housing nila ngayon binubumba, ngayon may exchange fire ngayon. Nagrarally yung mga tao sa Israel, yung mga IDF na sinasabihan yung mga kamag-anak na hostage na 139 hanggang ngayon nasa Hamas, marami nang namatay na hostage ngayon na ngayon pinapasok doon na yung hospital kasi nandun yung bangke ng isang Israel. Na hindi naman totoo. Kasi akala mo lahat ng sinasabi nila to kasi propaganda kasi. So imagine that. Tapos sa atin, magawa natin dua na lang. Kasi pag hindi tayo nagdua, subhanallah. Katulad halimbawa, ang nangyari last sa Dubai, sobrang lakas ng ulan. Nagkatubig. Tapos dito sa Makkah, umuulan din na parang araw-araw na. Subhanallah, iba na yung climate ngayon. Tapos, yung nangyari sa buong mundo ngayon na tag-init, meron naman dito sa Europe na napakalamig. Ngayon dito sa atin, ingatan natin yung init dahil maraming ngayon ang nasusunog. Ingatan nyo magluto kay baka pati bahay nyo maluto. Kasi ito yung El Nino mula itong April to June, mainit masyado ang panahon. So marami namang mag-utom nito, especially mga farmers. So inaano nila, dahil merong flare, yung sun, nagpa-flare yan. Na kung saan